sariling ideya, damdamin o reaksyon sa napakinggang kwento. Week 5. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng sariling idea, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na napangyayari sa bula at maiuugnay sa sariling karanasan ang nabasang teksto. Ang panitikan ay mga akdat na katangi-tangi, masining at malikhaing pagtatanghal ng mga idea at damdaming universal at panghabang panahon gaya ng tula, katha, dula at sanaysay. Ang tabula ay isang uri ng panitikang nagsasalaysay ng mga kwentong karaniwang nagtatampok ng mga hayop bilang mga tauhan. Nakawili itong basahin. Naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa kagandahang asal, pakikipagsapalaran, kahihinatnan ng bawat desisyon at aksyon sa buhay. Mahalaga ang pagbabasa dahil isa ito sa paraan upang matamo at makita ang mundo na hindi pa natin nararating. Ito ay sa pamamagitan sa panulat ng may akda. Minsan ay nakikita natin ang ating sariling reflection sa akdang ating binabasa. Nakikita natin ang ating sariling buhay at bubuo ng sariling decision. Kung sakali mang tayo ang nasa ganoong sitwasyon. Basahin at unawain ang kwento. Silanggang at Tipaklong. Gawain ko sa toto bilang man, sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Number 1, para sa iyo, sino ang gusto mong tularan? Silanggang ba o si Tipaklong? Bakit? Ang gusto ko pong tularan ay Silanggang dahil siya ay masinop at masipag. Number 2, hinahangaan mo ba Silanggang sa kanyang kasipagan? Bakit? Opo, hinahangaan ko po Silanggang dahil iniisip niya ang kanyang kinabukasan. Number 3, ano ang dapat gawin para hindi matulad kay Tipaklong? Para hindi matulad kay Tipaklong, kailangan nating magsikap at mag-ipon para sa kinabukasan. Number 4, kung ikaw si Tipaklong, lalapit ka rin ba kay Langgam sa panahon ng pangangailangan? Opo, dahil siya ay isang mabuting kaibigan. Number 5, anong aral ang napulot mo sa kwento? Ang aral na napulot ko sa kwento ay dapat maging masipag, masinop at matutong mag-ipon. Basahin at unawain ang maikling kwento. Ang aso
bilang 2. Ibigay ang damdamin o reaction sa maikling kwento. Gawin ito sa inyong sagotang papel. Number 1. Anong ugali mayroon ang aso? Ang ugali ng aso ay sakim. Number 2. Nakita mo ang bagong laruan ng kaibigan mo. Ngunit mayroon ka na ng laruan na iyon. Ano ang gagawin mo? Magpapabili ka ba uli sa nanay mo dahil luma na ang laruan mo? Hindi na po, dahil maayos pa naman ang laruan ko. Sa nabasa mong kwento tungkol kay Langgang at Tigaklong, maiugnay mo ba ito sa sarili mong karanasan? Maraming karanasan na ang nangyayari sa buhay ng tao. Maaari itong masaya, malungkot, nakatatakot, nakagugulat, nakapanghihinayang at marami pang iba. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa iyong kwaderno, sumulat ng isang talata ng isang karanasan na hindi mo malilimutan. Ibigay ang mga reaksyon o damdamin sa inyong karanasan. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Punan ang patlang. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Base sa aking napag-aralan, maaaring ipahayag ang karanasan gamit ang iba't ibang damdamin. Maaari itong masaya, malungkot, nakagugulat, nakakatakot, at nakakapanghinayang.